Hello mga cookers! Magluluto tayo ngayon ng isang special na recipe na pinagmamalaki ng mga taga-Marikina, Everlasting. Ready na ba kayo? Let's start! Kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Dito sa kawali na gagamitin natin, magpiprito muna tayo ng 3 piraso na hotdog. Yung regular size lang ito na inislice natin. And then, hanggang sa mag-brown lang siya mga ka-cookers, ano? Kapag ka naprito na ninyo yung mga hotdog, sahanguin muna natin ito mga ka-cookers and then isa-set aside muna natin siya para mamaya. So sa same pan, mag-start tayong mag-gisa mga ka-cookers. Isang sibuyas lang ito. Yan, gigisa-gisa lang natin hanggang sa maging translucent ito. Isusunod na natin kaagad yung bawang. Mga 4 cloves ng garlic, minced, yung maliliit na slice. At isusunod natin kaagad yung giniling na pork natin. Yan. So, hahalu-haluin lang natin ito mga ka-cookers. No, huwag yung hahayaan kasi syempre, mas kiginiling yan. Kapag hindi nyo hinalo yung yung itsura niya parang buo-buo. So, kailangan nating haluin siya from time to time. So, isi-season lang natin to ng salt. Yan, at saka ng pepper. Tag 1 teaspoon para habang ginigisa natin siya, magkakaroon na siya ng lasa. Yan. So, itutuloy lang natin yung paghalo sa kanya ano, para hindi magdikit-dikit yung mga giniling natin. Sabi nila kaya ito tinawag na everlasting kasi nagtatagal daw ito. Dahil 2 beses natin siya niluluto. Ano, bukod sa pag-isa, i-steam natin siya mamaya. Yan. And then they serve this during special occasions. Wow, diba? So ilalagay na natin yung carrot natin mga ka-cookers. 1 piraso lang ito yung katamtamang laki. Inislice lang natin siya ng sobrang maliliit na dice. No? Siguro i-gigisa lang natin ito ng mga 3 minuto. Yan. Kasama nung ating pork. Ngayon ilalagay na natin yung mga bell pepper natin, yung red at saka yung green for added flavor and color na rin. Ano? Pero magtitira kayo ng mga slices, mga siguro mga 2 or 4 na slice, pang garnish natin mamaya dun sa ating llanera pagka i-steam na natin. Ano? So hayaan lang natin siya dyan na mag-isa ng around 3 minutes. Halu-haluin lang natin from time to time, ano? So, ngayon, naglagay tayo ng 1/2 cup ng tomato sauce at saka ng water. So, basically, mga ka-cookers, haluin natin ito. And then, hahayaan natin siyang kumulo. Huwag niya nating takpan, ano? Hahayaan lang natin siya dyan na kumulo. And then, hihintayin natin na mag-reduce yung liquid. Makikita niyo mamaya kapag ka medyo natuyo-tuyo na siya. So after a while, kapag ka medyo nakita nyo nang nag-reduce na yung liquid, ilalagay na natin yung pineapple, yung pickle release, at saka yung pasas. Ayan, crushed pineapple yan yung nasa lata. Dinurog lang natin yung tidbits. Ayan, para even naman yung, ano, yung sizes nila. Pwede ba akong gumamit ng fresh na pineapple? Ayoko yung nasa lata, walang problema. Pwede po rin kayong gumamit ng fresh pineapple. Ayan, so hahaluin lang natin ito mga ka-cookers. Ngayon maglalagay na tayo ng keso mga ka-cookers. Ito yung nabibili lang sa supermarket yung mga bloke. Yung half lang nun ang kailangan natin na i-grate. And then ito yung pinirito nating hot dogs. So halu-halu lang hanggang sa mag-melt yung ating cheese. Yan. So pwede rin kayo maglagay ng chorizo if you want. Walang problema. Ano? So, haluin lang natin ng haluin ito. Kung mangalay kayo, syempre, magpatulong na kayo sa mga kasama nyo dyan para may ambag naman sila sa lipunan. Hindi maghihintay lang yung kumain. Tumulong kayo magluto. Hindi. Pero alam nyo mga ka-cookers, di ba masarap na nag-prepare tayo or nagluluto tayo ng iba namang putahe na hindi palagi dun sa nakasanayan natin na piniprepare na pang araw-araw, di ba? So ito, something special na siguradong magugustuhan ng bulk member ng family. Ayan. Pwede rin itong pang-bonding, di ba? Yung pag-slice-slice ng mga ingredients, isama natin yung mga anak natin, yung asawa natin. Bonding na rin habang nasa bahay tayo pare-parehas.
diba? So, set aside muna natin to, hayaan lang natin siya dyan hanggang sa lumamig na. So, kapag ka malamig na mga kakukers yung ating niluto kanina, magbibit tayo ng tatlong itlog. I-season lang natin siya ng kaunting-kaunting asin, ano? And then, isasama natin siya or ilalagay natin siya dito sa niluto natin kanina. And then, ano pang next step? Hahaluin uli natin. Balik tayo sa paghahalo, ano? Kaya sabi ko sa inyo, magandang pambanding ito, eh, no? So, pwede kayong magpatulong maghalo-halo hanggang sa mag-mix lang siya well. Okay, so kung halong-halo na yan, ipe-prepare na natin yung paglulutuan natin, ano? So, dito muna natin ito. So, ngayon meron ako ditong melted butter. Nag-melt lang ako, siguro mga 1.5 tablespoon lang. Kasi gagamitin lang natin siya na pang brush dito sa ating llanera, ano? So, nag-cut lang ako ng dahon ng saging. Ayan, and then ibabrush natin siya, yung pinaka-surface niya. At saka yung side nitong llanera. So, bago natin ilagay yung mga garnish natin at saka itong giniling na niluto natin kanina, yan, ibabrush lang natin siya ng melted butter. So, ganito yung gagawin ko mga kakukers, no? Nag-boil ako ng egg. Yan, yung kalahati. Ayan, itataob natin. And then, maglalagay ako ng carrot. Ayan. Dalawang carrot slices. Kayo na pong bahalang mag-design ano at saka ng ito yung tinira ko kanina ng mga slices of bell pepper. Isang green, isang red. Ayan. Yung iba naglalagay sila ng ano ng pineapple. Kayo na pong bahala na mag-design ano. At ngayon, lalagyan na natin ng mga yung niluto natin kanina na giniling. So, diba napakadali lang nito mga kakukers. So, siguruduhin lang natin na, ano, na merong laman hanggang gitna, no? Pwede nyo rin po pala kaming i-follow sa aming Facebook page at saka sa aming TikTok accounts. May mga short videos po dyan kung ano yung mga niluluto natin, makikita nyo rin po dun, ano? So, yung link nandyan po sa description box sa baba. So, ipapantay lang natin mga kakukers at siguruduhin lang natin na merong laman yung middle part, ano? So, yung llanera na ginamit ko hindi masyadong kalakihan. May nabibili na medyo mas malaking llanera. Bahala na po kayo ano kung anong size ang gusto po ninyo. Ayan. So, ganito po yung gagawin natin sa lahat ng natitira pa. Okay, so nakagawa tayo ng apat na llanera dun sa ginawa natin. I-cover lang natin ng foil and then start na natin siyang steam. So nagpakulo na ako ng water kanina dito sa steamer natin and then ilalagay na natin. So ingat lang, mainit yung steam, ano, baka mapaso kayo, sadyang makapal na lang yung kalyo ng kamay ko. Okay, so ilalagay natin, i-steam natin ito for about 30 hanggang 40 minutes. Depende sa laki ng llanera ninyo. No? So maghihintay tayo hanggang sa maluto na siya. Ngayon, nakagawa tayo ng napakasarap na everlasting. Sana itry nyo ito mga kakukers at siguradong magugustuhan ito ng buong pamilya. Hanggang sa susunod, bye-bye! Kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang ma-notify sa mga bago nating uploads. Salamat po!